Hello Internet! Welcome back sa ating channel. Sa lesson natin ngayon, pag-aaralan natin yung callback promises saka yung async await sa JavaScript. Nag-design akong gumawa ng hiwalay na tutorial para dito kasi napahapyawan ko yan doon sa ating React.js saka sa Vue.js, no? Pero hindi ko na-explain sa inyo kung para saan yung mga functionality ng JavaScript na mahalaga nating pag-aralan. Okay? Okay guys, so fast forward tayo. No? Gumawa na ako ng isang index.html at nag-link ako ng style.css saka callbacks.js. Doon sa ating style.css, simple lang naman. No? Naglagay lang ako ng font family na Arial Helvetica Sans Serif. Then, yung callbacks natin, empty pa. No? So, bago tayo magsimula guys, itong callback promises saka yung async await ng JavaScript ay naka-design yan para mag-handle ng mga asynchronous data. No? So, kung di nyo alam yung asynchronous data, guys, simply to simplify, dito yung way ni JavaScript para makapag-process ng task asynchronously. No? So, kasi meron tayong synchronous process which is hihintayin mo munang matapos yung una mong action bago ka makapag execute ng bagong action. While yung asynchronous naman, pwede nyo siyang gawin in parallel, no? Ibig sabihin, hindi mo na kailangang hintayin matapos yung unang task bago mo i-execute yung pangalawa mong task, no? So, pwede mo silang pagsabayin. Okay, so yung callback promises saka yung async await, yun ay naka-design para i-handle yung mga yun, no? So, magandang pag-aralan natin to sa JavaScript para na rin sa ating mga future application, lalo na kung makikipag-communicate kayo sa mga APIs. No? So, hindi pa tayo nakapunta sa lesson na yun. Pero maganda unahin muna natin to bago tayo pumunta doon sa API. So, okay. So, simula na tayo guys. So, dito sa ating callbacks, dahil wala pa tayo nakaset na API, gagawa tayo ng sarili nating dummy data. No? So, isi-simulate natin yung behavior ng API, which is na pag nag-request tayo ng isang task o isang action, babalik nila sa atin yung output. No? So, gagawa muna ako dito ng constant post, which is isang array, no? Array na merong objects sa loob. Okay, so title, post 1, then body, post, this is post 1. Okay, so alt shift arrow down ha, para i-copy yun. Tanggalin ko lang ito nasa hulihan na pero kaya din nyo natanggalin guys. So 2 3 2 and then 3. Okay, so meron na tayong dummy na data, no? So which is ang tawag nga ay post. So gagawa ko dito guys ng function get post. Okay. Okay, so yung callbacks guys, pag gumawa kayo ng function, ano yung ibabalik sa atin ng function na yun? Yun ang tawag doon ay callback. Okay. So, merong mga klase ng iba't ibang klase ng callbacks. Isang klase guys ay kung ano yung gagawin ng function natin pagkatapos ito i-execute, no? So, yun yung isang yun yung mainly, no, na tawag sa callback, no? Then yung isa naman ay pag pinapasa as argument, no, callback din yung tawag doon. So for example, merong parameter dito na value, then meron din tinatawag na callback, no. Isa ding klase ng callback 'yon, no. So so dito sa loob ng ating post, kailangan natin mag-set ng timeout, no, na tinatawag. Okay, so automatic ginawa niya ng ano, no, ES7. So, arrow function, maglalagay lang tayo dito. Itong timeout, papalitan lang natin kung ilang seconds nating gustong mag-timeout o mag-delay yung ating execution. No? So, naglalagay ako dito ng 1,000 equivalent to 1 seconds. Okay. Mag-initialize lang ako dito ng output na variable na wala mo ng laman.
Then gagamit tayo ng high order array, which is pose that for each. So pwede din naman na for loop, no, pero maganda for each na yung gagamitin natin. Itong for each na to, guys, may parameter yan na kung ano yung element na kukunin natin, which is yung post, no, yung singular ng post, then kung anong index. Okay, so, pero ang gagamitin lang natin dyan yung post. Okay, so i-append natin sa ating output na variable, which is gagawin natin plus equals, then double backtick, ha, ito yung katabi ng number 1 sa keyboard natin. Kaya backtick kasi gagamit tayo ng template literals na tinatawag. So alam nyo naman yun, guys, no, sa ating JavaScript basic to advanced na lesson, no. Okay, so variable, kukunin natin yung post na singular, then i-access natin yung title. Okay, so pagkatapos niyan, i-output na natin siya sa ating document.body, sa body ng ating DOM, ha. Then inner HTML. Kahit ganyan na muna kasimple. Assimilate lang naman natin. Okay, so balik tayo sa index, then right click, open with live server, no. So kung wala pa kayo niyan, guys, nandito yan sa ating extension, no. So highly recommended ko na install nyo yan, itong live server na to. Okay, so right click, then open with live server. Okay, so kailangan natin i-open yung ating console, no. So live reload enable. So kaya siya wala pang nalabas kasi hindi pa natin tinatawag yung ating function, no. Okay, so get post. Yun. So yun na yung ating post, no, na data. So isusum ko lang para kita nyo, guys. So yan. Okay. So pag tinawag natin tong function na to, i-simulate niya yung process na mag-communicate sa isang API, kunyari, no, then magbabalik siya ng output na may delay na 1 seconds. So yun yung callbacks, guys, ha. Okay, so hindi pa natin yan masyadong ma-visualize, no. So kaya gagawa pa tayo ng isa pang example. So function create post naman. Okay, so yung create post na function natin, tatanggap yan ng isang parameter, no. So which is yung post. So ipapasa natin dyan yung gusto nating i-post. Okay, so gagamit ulit tayo, guys, ng set timeout. So gagawin natin tong 2 seconds. Okay, so kukunin lang natin yung existing na array na post, that tapos ipupush natin yung ating bagong post na pinapasa natin doon, no. Okay, so kung gagamitin natin yan, create post, tapos magpapasa tayo dito ng isang object. So kakapin lang ako dito ng isa, ha, para din na masyadong magta-type. Then paste. So gawin natin itong post 4. Hindi ko alam kung tama yung spelling ko ng 4, guys, ha. Pero hayaan na natin yan. Then pag finish natin, no, guys, o pag nirefresh natin, hindi nalabas yung pang port, no. So bakit? Kasi ang nangyayari, nauunang i-load o naiunang i-print sa ating DOM yung get post, no, bago i-create, mag-post o mag-create ng post. Kasi 2 seconds nga to, mas matagal to. Okay, so pwede natin gawin, guys, ay babaan yung delay nito, no. Pero sa in reality, hindi ganun ang mangyayari. Kaya dito pumapasok yung asynchronous programming sa kayong callback. Okay, so paano ba natin yung gagawin? Okay, so ang gagawin natin, guys, ay magdadagdag tayo dito ng additional argument o parameter, which is callback, no. So pwede namang ibang pangalan yan, pero para ma-emphasize ko lang na callback din ang tawag dyan, no. Papasa natin siya as parameter. Okay, so pagka callback,
kapag ka-push ng ating bagong post, tatawagin na natin yung callback na yan. No? Magkakaroon na yun ng open-close parenthesis kasi function na siya. Okay? So, itong get post na to, mangyayari, gagawin magiging isang parameter na siya rito. No? Ipapasa na natin siya as parameter. Pero wala nang open-close parenthesis. So, alt-z para mag-compress. Okay. So, pag na-refresh natin, guys. So, yun. So, nangyari, guys. Pinirint niya muna no, yung DOM. Tapos, sa kanya inad yung ating... hindi, baliktad pala. No? So, nangyari doon sa process. Pinush niya muna bago niya ipinirint yung ating post. No? So, ito yung ngayon nangyari. So, ito, ditong paggamit ng asynchronous programming saka ng callback, sure tayo na madi-display yung ating data, no? Kasi, kinonstruct natin siya as kung ano yung gusto nating mangyari, no? So, yun yung advantage ng callback. Okay, so ito yung isang, ano, no? Isang way pa ng isang ng pagdi-deal sa mga asynchronous data, no? So, pwede na tayong pumunta dun sa ating promises, no? So, gagawa ko ng bagong file, promises.js. Okay, so dito naman sa ating index, papalitan na natin siya ng promises.js. Okay, so kailangan pa rin natin tong post, saka itong ating get. Kailangan pa rin natin tong mga function na to. So, kakopy ko lang siya. Then, paste dito sa ating promise.js. Minimize ko na to, guys, ha, kasi para makita nyo. Okay, so dito sa ating promise, no, hindi na natin gagamitin tong callback. So, tatanggalin na natin siya dito. Instead, guys, ay magre-return tayo ng new promise. Return new promise. Okay, so meron niyang callback, no, sa loob. Okay, so ito muna ang ating set timeout. Ilalagay muna natin dito sa loob, ha. Yan. So yung promise na yan, meron niyang dalawang parameters, which is resolve saka reject. Okay, so from the word promise, no, pag in-execute natin yan, yung create post, sure tayo na mayroong dalawang state, no? Either mariresolve yung ating request or marireject. Okay, so to simulate, guys, ay maglalagay ako rito ng constant error equals to false. So usually, guys, pag may mga nagawa na API, no, doon sa mga nagba-backend programming dyan, mayroong mga testing, o no, na i-sanitize nyo muna yung data ng user, no, no, na pinapasa, lalo na pag mga post method, no. So yan, isa-simulate natin, guys, na kunyari meron tayong pan-testing, no. So sa ngayon, false na muna siya. So if not error or false yung ating error, i-return natin ay resolve. Ibig sabihin, success yung ating request. Else, reject. So, yung reject na yan, pwede natin yung i-customize na maglalagay tayo dito ng creating post or error creating post. Okay. So, yun na, ano. So, ito na yung ating create post promise. So, kung gagamitin na natin yan, create post. Magpapasa tayo ng bagong object dito, ha, guys. So, copy ko lang muna to. Post 4. Then, this is a post 4. Okay, so doon sa callback, instead na maglalagay tayo dito ng callback, ang mangyayari, guys, ay gagamit tayo ng dot din, no?
nung pinakita natin doon sa ating React.js saka Vue.js. So, pwede akong mag-enter na lang muna rito, then .10. So, magre-return niya ng promise, no? So, tatawagin na natin ngayon yung getPost. Okay? So, yun, no? So, nag-automatic refresh naman yung ating server, yung live server. So, pag ni-refresh, so, yun pa rin, no? Yun pa rin yung output ng dalawa. Pero napansin nyo, guys, yung pinagkaiba, yung callback, straightforward dyan na execute niya yung ating request, no, based dun sa ating ginawang function. While yung promises ay medyo meron siyang meron siyang precautions, no, na baka mamaya hindi naka-up yung server or may mali dun sa inyong program, no. So for example, guys, gagawin ko tong true, no. For example, meron ditong true or true yung ating error. So pwede nating gawin reject then error creating post, no. So uncaught exemption na pala ang nangyari, no. Nakikita nyo ba, guys? Sorry, maliit yung ating console. So susunod natin ay alam ko na kasi sabi nga dito uncaught error, no. Gagawin natin that catch naman, no. Yan, that catch. Then that catch na yan ay mayroong parameter na error. So mangyayari, error is equal to console that error, no. So gagamitin na natin yung that error na method. Error. So pag sinave ko yan, ayun, error creating post. Dito yung galing. Papakita ko naman sa inyo, guys, yung promise.all, no. Okay, so i-comment ko lang to at gagawa tayo ng mga promises, no. So constant promise 1 is equal to pwede naman, guys, na promise.resolve, no. So for example, sure tayo na mare-resolve yung ating request, no. Pero hindi advisable, ha, guys. For example, purposes lang. Hello world or Pinoy free coder. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, guys, ha. So, constant promise 2 is equal to, pwede naman yung promise na yan ay isang variable, no. For example, kumukuha tayo ng property sa isang class. Okay, so constant promise 3. So, new, ulit lang na new promise is equal to isang callback, no, na mayroong resolve, reject, then gawin natin tong set timeout, gawin natin 2000, no. So yan ay magkakaroon ng singular na resolve. Then gagawin natin console or gagawin na lang siguro nating goodbye. Goodbye. Gagawin natin ng shorthand, no, kaya siguro siya nag-error kasi medyo mahaba yung ating kasi simple lang naman yung gusto natin mangyari. Yan ay merong resolve at yan. So maglalabas yan ng resolve na goodbye, no. Pero meron siyang timeout na 2 seconds, okay? Yung promise.all, tatanggap yan ng array, no? So, promise.all. Okay, so, pwede natin i-supply dito yung ating promise 1, comma, promise 2, then promise 3. Okay, so yan, guys, ay
tatanggap na ngayon ng DIN. So, itong mga promises na to, iko-compile niya sa isang DIN, no? So, hindi na tayo gagawa ng sobrang haba ng DIN. Ito yun yung use nung promise all, no? So, yung DIN, tatanggap na lang yan ng value, no? Kung ano yung output ng mga promises na yan din. Iko-console log na lang natin. Console log value. Okay, so pag tinignan natin, guys, ayun, no? Yan yung ating data. Pasensya na kayo, guys. Medyo maliit, no? Yan. So, meron na tayong Pinoy free coder. Then, meron na tayong... so, bakit 2,000 yung value, no? So, okay. So, baliktad pa lang aking ginawa, no? So, lipat lang natin itong 2,000 dito sa... bago mag-goodbye. Okay, so pag i-refresh natin, so yun na, no, yun ang ating goodbye. So control plus, no, para lumaki yung ating console. Okay, so meron tayong Pinoy free coder, then meron na rin tayong 10 na kunyari kinukuha natin sa isang class variable, no, class property, then yung goodbye, yung ating promise. Okay, so sunod natin, guys, ay ipapakilala ko na sa inyo yung o i-introduce ko na sa inyo yung gagawa ko ng promise 4, no? Promise 4. Introduce ko na sa inyo yung fetch API. So, gagawa tayo ngayon ng fetch, no? Yan. Yung fetch API, guys, ay tumatanggap ng URL parameter, no? So, kukunin natin yung dun sa ating previous na tutorial, which is yung JSON placeholder, no? So, jsonplaceholder.typecode.com. So, kukunin ko yung users na URL. So, copy, then paste. Okay. So, pwede na natin i-supply dito yung promise 4. Pero, medyo weird yung, ano yun, no? Yung behavior ni fetch. Kasi kailangan mo munang i-structure yung data, no? So, kailangan mo ng dalawang then, dalawang dot then. Yung unang dot then, i-structure mo yung data kasi papakita ko sa inyo, ha, guys. Yan. So, titingnan nyo, guys, yung ating pangatlo o yung pang-apat na promise ay ganyan yung magiging output, no? Kaya kailangan dito, magkakaroon muna tayo ng enter ko lang, no? Then, response is equal to response.json, no? Yan. So, ipoformat natin siya as JSON. Okay. So, pag tinignan natin, nag-auto-refresh. Yan. So, ito na yung data. Ito na yung mga users natin. Which is galing dito sa ating API. Okay. So, yun yung power ni, ano, no? Yun yung, oh, lobat na ako, guys. Yun yung power ni, promise all, no? Imbis na gumawa tayo ng madaming, napakadaming dot din, kinocompile niya na lang yun sa isang isang din, no? So, kahit alin doon yung asynchronous programming natin, kahit alin dito sa mga promises na to ang unang matapos o kung ano man yung mga madidelay na promise, mauuna, ikocompile lang niya yun sa isang resolve, no? Na din. So, compare with synchronous programming na uunahin nyo muna yung 1, 2, 3, no? Hindi. Ang mangyayari sa synchronous programming natin, guys, alin man dito sa mga to, lahat yan irarun niya, no? At once. Pero yung ating resolve, kung ano yung pinakamatagal na pinakamatagal na request, which is ito nga nangyari na yung 2 seconds, yun yung full pinaka tagal ng ating pagre-resolve, no? Kasi yun, na-resolve na yung buong apat na promises, no? Bago niya i-display yung ating result. Okay, so sana malinaw ang explanation ko ng promises, no? So pwede na tayong pumunta doon sa ating async await.
Okay, so gagawa muna tayo ng bagong file, ha, guys. So, new async. Async.js. Okay, so async.js. Minimize ko ulit, guys, at so promises, kukunin ko lang tong fetch, no? Okay, so yung async await, guys, sa JavaScript, kung ayaw nyo naman gumamit ng dot then, no? So parang ito yung pinaka malinis, no? O pinaka maganda tingnan pagdating sa mga ano, no? Sa mga asynchronous data handling, no? So gagawa tayo, guys, ng async na function, no? So async function get or fetch users. Okay, so gagawa ko ngayon, guys, ng constant res or response is equal to await. Okay, so await fetch. So yun ba yung pinis natin? O yun. Okay. So meron na tayong res, no? Pero sabi nga, medyo kailangan i-handle pa natin yung data ng fetch, yung output ng fetch. Kaya ang gagawin pa natin, magkakaroon tayo ng constant data is equal to res dot json, no? Pwede na natin i-console log yung ating data. Okay, so tatawagin na natin siya. Fetch fetch users. Nasaan na yung ating fetch users? Ayan. So save. So dapat. Okay, so bakit pending? Pending siya kasi balik tayo sa code, ha. Okay, so dapat await din to, no? Await kasi hindi niya alam kung in-execute niya kagad to, no, na hindi pa natatapos yung pagkuha ng mga users. Pag sinave natin yan, dapat, o oh, yun. So, ito na yung ating 10 users. Okay, so ganun din yun, no, katulad nun sa promises. Pero, medyo mas malinis lang to, no, yung async await. Pero asynchronously, nagkumukuha pa rin yan ng data doon sa ating API. Tapos, pwede na natin siyang i-display dito sa ating console log. Okay. So yun, no? So yun na siguro yung pinaka overview ng callbacks, promises, saka yung async await, no, na mga data handling handlers natin para sa mga asynchronous programming, no. So siguro itong fetch API ng JavaScript, hiwalay ko siya ng lesson kasi marami tayong pwedeng gawin diyan, no. So ang maganda niyan ay iko-compare ko yung ES6 o ES7 na JavaScript sa jQuery, no, para masagot yung tanong nyo na kailangan ko po ba ng jQuery sa year 2020. Okay, so kung hindi nyo pa, kung nagustuhan nyo yung ating lesson, no, hit like, and kung di pa kayo subscriber ng Pinoy Free Coder, please subscribe, no, para updated kayo dun sa ating mga lesson. So maraming salamat sa panonood.